Yes, this is Runner Roddy and back again with Kier. Ayun nga Kier, ano yung nag-motivate sa'yo na hindi ka sumukot because of those challenges na di ba, ang bata mo pa lang, di ba? Ang dami mong mga naging challenges nung nag-audition ka pa. So ako parang, you have to edit talaga. And siyempre gusto mo kailangan mabigyan ng maayos ng mga sa mga mamin at siyempre makabawi sa kanila. And ayun po talaga, kapag may pangarap, sasukot lang Peter Sunday. Backline nun, sino yung naging inspiration mo sa In Times of Music, yung bata ka pa, sino gusto mong maging nung ganun ka pa ka? Nung 3 years old ako, yun yung pinakauna kong natutunan ng song, yung You Are My Song by Martin Nievera. So yun yung mga, siya talaga yung isa sa mga inspiration ko. At syempre nung bata, medyo birit-birit yung boses. So, sila Ate Reg, sila Sarah. So yun po yung mga Whitney, yan. So ganoon kasi baka birit-birit pa. So nung yan sila Sir Martin, yung Erik Santos, and the mga other Hollywood singers, like Neo. Yes. After mo manalo sa Pinoy Pop Superstar, talagang nung nag-grow ka, dire-diretso pa rin yung pagsali mo sa mga reality shows. Dire-diretso, hindi diba? Talaga, hindi ako natigil. Kasi, di ba sabi nila, if you have a dream, gawin mo. Kasi if, hindi naman pwede na dream lang, wala kang ginagawa. So, towards your goal, lahat ng mga ginagawa ko, para dun sa goal na, goal ko. Yeah. Tapos, prior to that, naging part ka rin ng GMA, di ba, nung 1UP. Kaya pala, kinala mo rin sila mismo doon. Yes, bro. As Markelo, kaya nakagulat ako, nag-comment siya, di ba? Kaya nag-message din ako. Dati Malu. Si Miss Malu, di ba? Grabe, nagsundalo na siya. Oo, kaya nagulat ako. Doon ka nga nag-comment sa kanya. Hi po, Miss Malu. Si ano po, si Kier. So yun, nag 1UP ka, di ba, sa GMA. So ngayon, nag-solo ka. So anong, what decide you na mag-solo din? Actually po, after yun, parang I tried to do a job flight attendant po. So, after nun, tapos parang ulit ka-pandemic po, sabay-sabay, parang sabi ni Derek Marvin, kaya namin siya, sige yun natin as a solo artist. Kasi parang nag-start na talaga ako as a solo artist. Hanggang ngayon. Nakapakatawa rin kami, as you grow up, talagang di ba cute ka ng maliit, tapos ngayon gumapo. Makinis ka na. So, can you share us naman yung mga skin regimen mo? Ayun! Pang heartthrob na kayo, di ba? Ayun guys, so, Madaming ginagamit like every night, mga skincare routine, like I do usually use toner, facial wash, and then abangan nyo din yun guys kasi I'm planning to do a business din. Wow. Na magkaroon ng sariling skincare, skin line, ayan. So abangan nyo yun guys para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit. Tapos natuwa rin kami, marami din nag-comment na pwede ka daw next close-up commercial kasi ang ganda ng tip niya, diba? thank you so much. After na sa idol, kunin ka na ng commercial. Oo nga, thanks to Doc Apostol. Si Doc Apostol na talaga nag-alaga ng ipin ko. And syempre, thanks to Doc And siguro, ano na lang yung makakabangan mo? Kanina na sabi na nagka-acting ka na, di ba? Yes po. Before po sa GMA, I do acting po. Anong mga shows mo? Parang through this liit. Sa bata ko ba nun? Okay. Maagawin mo na sa akin. Pero po yung pinaka-recent is yung My Guitar Princess ni Julie Ann. Okay, nandun kami na sa resto ni Julie Ann with di ba? Nandun po ko nun. Hindi na po siguro napansin. As best friend ni si Gil, hindi, isa po. Kaya pa isang guy. Yun. That's the best friend niya po. Anong friend? So, ayun po. So yun, makikita na pala kayo before, one update. Miss, lagi po sila nasa first one before kasi pag meron po mga ano. Okay. Ayun, and it's good to know na ngayon talagang mag-rise na talaga yung score niya ni Kier. Sana. By God's grace, ito ngayon. Tapos sa YouTube, tuloy-tuloy pa rin kapagawa ng Paula. Lagi sinusubaybayan yung mga updates niya. Actually, nag-stop lang po yun kasi nagkaroon po ako ng maspasom dito. So, hindi po ako makapag-record ulit ng mga new songs to upload. Pero I keep on updating naman po sa mga ibang social media accounts like TikTok and Instagram. Ako na nakita sa TikTok, kaya pinalo ko yung YouTube. Tapos maganda ng mga YouTube. Thank you po. Maraming salamat. Ayan guys, i-follow niyo po ako guys ha. Your key official. Thank you. Maraming salamat. Last na lang siguro, ano pa yung gusto mong i-call?
cover. Paano mo pinipili yung mga song na kino-cover mo sa YouTube? Ako po, nahiniwala lang ako sa mga tao na comment na para katayin mo to kasi bagay sa boses mo. So kung ano yung mga comments at suggestions nila, yun na po yung ginagawa ko. And siyempre, sometimes may mga suggestions sila mga kapapa, kasi gusto nila kahit malayo ako na sa Manila kasi sila na sa Pilisa, narinig pa rin nila. Talagang napaka-inspire naman. Kahit alam niyo po natin, dati like, wala po work, wala po sa sumpan. So, para siguro sa isang taon, isang beses lang po ako sa Pilisa. Kaya sobrang, alam niyo po yung parang maagang na-impal sa parents kasi syempre, ang inisip mo po kaya ganun kasi syempre may pangarap ka. Medyo mahirap pero makinakaya. Okay, kaya nakakatawa. Sobrang naka-inspire yung call mo. Thank you. And looking forward, alam ko marami ka pang mga malalating in the future. Amen. Thank you, thank you. Salamat po. Thank you so much.